Sa previous video ko is andun na ako sa kalahati ng bundok na inaakyat ko ngayon. Sa part ng video na ito is malapit na talaga ako dito sa destination natin, which is yung sa pinakatuktok ng bundok na ito. At habang papalapit ako sa tuktok ng bundok ay nadaanan ko naman itong mga group of hikers na talaga namang nakaka-amaze kasi halata mo talaga guys na ano na may edad na talaga sila. Sabagay, yung mga nakakasabay ko at usually naman talaga na umakit dito sa bundok ng Maya is kadalasan nakakasabay ko is mga matatanda. Ang mga edad siguro nila is nasa mga 40 to 60 years old. Sabi ko nga sa previous video ko, nung unang akyat namin dito ng kasama ko, dalawa kami noon umakyat. Yung nakasabay namin is matanda na 75 years old, no? At ang nakaka-amaze nun, kami pagod na pagod, hingal na hingal kami, pero siya talagang dire-diretso lang yung akit niya, hindi siya mabilis, dandahan lang siya, pero konti lang yung pahinga niya, dire-diretso lang talaga, kaya nakaka-amaze talaga yung mga matatanda talaga dito. Napakalakas ng mga resistensya at talagang sanay talaga sila sa mga outdoor activities kaya ng ganito, hiking, running, jogging yan. Kaya isa talaga yung Japan sa ano sa mga may healthy lifestyle kumbaga. Grabe talaga ang dami nila, makikita nyo naman sa video, matagal-tagal din bago sila nakalagpas sa akin. Syempre at para makapagpahinga na rin ako ay pinili ko na lang na bumilid muna para mapadaan sila. At yun nga, para mapagpahinga ako. Pagkatapos nga nilang makalagpas sa akin ay ayan at umabante na ako para makarating na ako dun sa destination natin kasi medyo nagugutom na rin ako. At nung time na to mag alauna na ata or 12:30 mga ganyan, basta late 12 na. At kailangan ko na rin mag lunch kasi hindi pa ako kumakain. So sabi ko kanina late nga tayo gumising, no? At makikita mo rin dito na may mga group of hikers na naman. Itong mga group of hikers na to guys is dumaan sila dun sa may bandang daanan na yan, sa kabilang ano naman yan, sa kabilang daanan. So ang Mount Maya ay may dalawang daanan, which is yung dito lang sa dun sa dinaanan ko kanina at dun naman sa may Kobe banda, no? So ang bundok na ito guys ay accessible ng mga sasakyan at mga bus. Meron din kasing bus dito na naghahatid ng mga pasahero. At yun nga, kasi nga ang bundok na ito is simentado, may daan na simentado dito. Tapos meron namang ano, ayun o, makikita nyo may mga sasakyan, diba? At yun nga, simentado yung daan dito. Tapos meron namang daan na kung gusto mo mag-trail talaga o gusto mo yung hiking, which is yung madadaanan natin kanina, no? At andito na nga tayo sa tuktok ng Mount Maya guys, no? At ayan, sana kikita ko dito, marami ding umaakyat. Tapos marami namang nagpipiknik lang dito kasi may mga nakasasakyan lang. Kasi nga, sabi ko kanina, accessible to sa mga sasakyan at mga bus, mga motor. At dahil nga uho na uho tayo, di pwedeng di tayo uminom ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate. So dito sa tuktok ng bundok, meron ditong libreng tubig. Hindi ko alam kung ano, deep well ba to or nakatubo lang, galing lang sa ano, sa baba. Pero I think naman parang deep well siya kasi yung lasa niya hindi naman kagaya ng lasa ng sa gripo dito sa apartment, no? At dahil naalala ko nga na wala pala akong dalang chopstick, kaya dali-dali akong pumasok dito sa may restaurant dito sa may bandang cable car station ng cable car para kumuha ng chopstick. Nagpa
tumanggap na nga lang ako na customer dito, guys. Tas ayan, oh, kumuha ako ng isang chopstick, tapos dumiretso na ako ng palabas para hindi tayo makita na kaya pagka nakita tayo. Pero hindi naman ano yan sa kanila, hindi naman big deal kasi chopstick lang naman yan, parang wala lang naman sa kanila, tsaka okay lang naman yan. Kahit na hindi ka customer dito, pwede kang kumuha, kaya okay lang yan. At mula naman dito sa akin natatayuan ko, makikita mo kaagad yung kabuang syudad ng Kobe. At pagkatapos ko kumuha ng chopstick doon sa may restaurant, doon sa may station ng cable car, ay naghanap na kaagad ako ng pwesto para makaupo ako at makakain na. Kaso parang nahirapan ako dito, guys, kasi maraming ang nagpipiknik, kaya yung mga upuan ay punong-puno talaga, kaya nagantay muna ako saglit para kung sakaling may matapos ng kumain, ako naman yung susunod. At habang papunta ako at naghahanap ako ng bakanting pwesto, ay meron dito mag-asawang Japanese na nakisuyo sa akin na pwede ba daw silang mapicturan. So kahit hindi naman tayo marunong magpicture, ay ayun, pinicturan ko na sila para at least may remembrance at may picture sila kasama yung baby nila. Ayun, no, karga-karga ng ano, ng lalaki yung baby nila. Nag-hike sila dito sa Mount Maya din. So ayan, pinicturan ko na sila. So kahit simpleng ano lang, hindi naman tayo marunong sa ano, sa camera talaga. So para meron lang silang remembrance, kasi mahirap pagka sila lang yung nagpicture. At ayan, nagpasalamat na nga sila at ayun, sinabi ko sa kanila na check nyo na lang yung picture kasi hindi ako marunong, baka ano, hindi magano yung kuha. Anyway, guys, nakahanap na nga ako ng pwesto dito na bakante at dumiretso na ako para makapag-lunch, kasi by this time nasa mga alauna na ata tong time na to, so medyo nagugutom na rin ako, kaya kailangan natin kumain. So yung pawis ko natuyo na dito dahil sa sobrang lamig. Sobra, akala ko kasi nandito na ako sa taas, mainit, no, 'di ba? Mainit yung araw, pero yung anong tawag dito, yung hangin, sobrang lamig talaga kasi nasa autumn na yung season dito. So medyo bumababa na yung temperature. So ayan, guys, sinet up ko na yung baong ko. So ang baon ko pala ngayon is tonkatsu, tapos bumili na lang ako ng mga inumin ko. So kailangan kong magbaon kasi nga medyo pricey yung mga pagkain dito sa taas. Pagkatapos nating kumain ay busog na tayo. Syempre busog na. Kaya ito, naglakad-lakad muna ako dito at babalik tayo dun sa may viewing deck para magpicture at magvideo sa anong tawag dito, sa buong syudad ng Kobe. At makikita mo rin dun sa left side yung syudad ng Osaka.